Hello mga kapitbahay, welcome ulit dito sa channel ko. Kung panibagong viewers lang po kayo, don't forget to like, share at subscribe na rin, plus click the bell button para ma-notify po kayo kapag may panibago tayong mga video. So yun nga po, hindi po kaila sa atin yung mga nasasagap nating mga issue at mga balibalita tungkol po sa ayuda ng Philippine government at ng Philippine Embassy na magbibigay po daw sila ng financial support para sa mga OFW natin na hindi makapagtrabaho at walang sweldo. So bago po natin iklaro po yan mga kapitbahay is kumalap muna po ako ng mga source para naman mapatunayan o talagang masigurado natin kung totoo nga yung balibalitang yon. So pumunta po ako sa mga Philippine Embassy site tulad ng Philippine Embassy ng Bahrain, Philippine Embassy ng Lebanon, Philippine Embassy ng mga Saudi, Philippine Embassy ng mga Dubai at ang Kuwait. So doon po na-search ko po doon na bali yung issue po yun ng pagbibigay po na ayuda ng mga financial assistant po para sa OFW natin na worth of $200 is napatunayan po. So good news po mga kapitbahay, napatunayan po kasi nagbigay po sila ng mga notice sa mga Philippine Embassy po sa iba't ibang bansa o dito sa Middle East. So yun po mga kapitbahay, ang Philippine Embassy po ng Oman is nagpalabas po sila ng notice na confirm po na totoo yun. Tapos nagpalabas din po ng Philippine Embassy ng Saudi Arabia. So yung notice po yun is kinonfirm nila na totoo po yung balibalitang yun. As well as po dito sa Kuwait, sa Philippine Embassy po, nagbigay po sila ng notice, then sinigurado din nila. So, nung nakita ko po yung mga notice na noon, hindi pa ako makapaniwala or totally na kung totoo talaga yun. So, hanggat nakinig pa ako sa mga balita sa balitang Pinoy Arabia, so kinonfirm na ng mga newscaster doon na totoo po mga kapitbahay yung financial assistance na $200 para sa mga OFW po natin na hindi makapagtrabaho at walang sweldo. So good news po sa atin 'yon. So ano ba ang coverage noon at kailan? So mga kapitbahay, yun ang hindi natin alam. Hindi natin alam kung kailan magsisimula 'to yung pagbibigay nila ng assistant o financial assistant kasi under further notice pa. So makibalita po tayo, makiano po tayo sa mga issue at manood po tayo ng mga balibalita. Pero totoo at totoo po na magbibigay po ng Philippine government at ang mga embassy ng financial assistant para sa mga OFW natin. So yun nga, ano ba yung coverage nun? Sabi, magtatanong kayo, ano ba yung coverage nun? So sasabihin ko po, mga OFW lang po na nagtratrabaho sa labas or mga skilled worker at saka unskilled worker lang po yung mabibigyan po ng ayudang yun. Yung mga kasambahay po is, siyempre, nagsisweldo pa rin yung mga kasambahay, nasa loob po sila ng mga bahay, di po ba? So, walang problema doon. Ang problema ngayon is yung mga OFW natin, mga kapitbahay natin, mga OFW, nagtratrabaho sa laban na kung saan nararanasan po nila yung pagiging wala nang makain, wala nang ano, kasi nga kung wala silang trabaho, wala din silang sweldo.
So yun nga po, confirm na confirm po sa lahat na totoo yung ayudang yun na pagbibigay nila ng financial assistance po sa mga OFW natin sa Bahrain, tapos sa Kuwait, saka sa Saudi. Pero sa Dubai, sa Lebanon, hindi ko pumahanap yung notice, saka hindi ko alam kung meron din silang notice doon, kasi nga ang hirap naman kasi confirm sa inyo mga kapitbahay na meron din sa Lebanon, saka sa Dubai, kung wala man tayong matibay na sources tungkol sa balitang yun, di po ba? So, ang kinoconfirm ko lang po is yung Kuwait, yung Bahrain, saka yung Saudi. Yun po. Pero, hintayin nyo po yung further notice kung kailan magsisimula ito. Kasi wala pa po, as in wala pa po, mga notice o mga binibigay na update na kailan ito magsisimula. Pero totoo po yun at meron silang ibibigay. So inuulit ko po mga kapitbahay, totoo po yung balita na magbibigay sila ng financial assistance para sa mga kababayan natin na mga OFW na tatrabaho sa labas, na kung saan umaasa sila sa trabaho nila at makakasweldo. It means to say, kung walang trabaho, walang sweldo. So hanggang dyan lang po, maraming salamat po sa pagsama sa akin sa video ito. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please don't forget to like, share na rin po yung video ito at subscribe, plus ring the bell. Importante po yung ring the bell para ma-update po kayo kapag mag-a-update po tayo ng panibagong video dito sa channel na to. So muli, ako po si Axel Vlog, ang inyong kapitbahay na nagsasabi po sa inyo. Ingat po lagi at magdasal po tayo, masaya matapos ng kaguluhan na ito. At higit sa lahat po is maki-update po tayo sa mga news, sa mga balita. So hanggang dyan lang po, paalam!